7 best action movies with amazing fight scenes. Maraming bakbakan, suntukan, lahat ng martial arts nandyan. The Raid 1 and 2. Feeling ko, dito na-inspire yung John Wick dun sa mga fight scenes nila. Yung grupo ng mga sundalo, yung pinasok yung isang building para hulihin yung isang crime lord. Nung na-ambush sila sa may loob, kailangan nila makasurvive before pa sila maubos nung iba pang mga nakaterang criminal dito. Extraction. Isang bata yung kinidnap na anak ng isang crime lord na nakulong. Dahil nga dito, nag-hire siya na isang mercenary na ginagampanan ni Chris Hemsworth na magliligtas sa anak niya. Obviously, kaya ako nagustuhan to kasi medyo mala John Wick din yung mga fight scenes niya. Gustuhan ko din dito yung mga tuloy-tuloy na shot or mga long shots nila lalo na habang nakikipaglaban. Siyempre, Jackie Chan, The Drunken Master 1 and 2. Isa tong action comedy kung saan gumagamit si Jackie Chan ng isang style ng kung fu kung saan maganda tong gamitin lalo na paglasing ka. Style na yon ay tinatawag na Drunken Kung Fu. Ayun nga yung title, The Drunken Master, The Wolverine 2013. Para sa akin, isa to sa pinakamagandang Marvel movie na napanood ko. Siyempre, pinaka-favorite ko pa rin superhero, si Wolverine. Ayun, poster ko sa may kwarto. Diba, si Wolverine yan, eh? Wolverine ay nagpunta sa Japan para puntahan yung isang lalaking na kilala niya noong World War II. Sa pagdating niya doon, hindi niya alam na involved pala sila sa mga Yakuza and sa mga samurai. Si Wolverine ay meron siyang kapangyarihan na kaya niyang mag-regenerate. Then one day, habang nandun nga siya sa may Japan, nagulat siya nung bigla na lang hindi na siya gumagaling. Sa pagdating ng mga kalaban, kailangan niya ma-figure out kung anong nangyayari bago pa man siya mapatay. At least fearless. Gusto niyo ng mga kung fu battles, panoorin niyo to. Ang magaling na martial artist yung nagtago sa kagubatan matapos merong masamang mangyari sa may pamilya niya. Para sa akin, isa to sa pinakamagandang movie ni Jet Li ever. At hindi lang siya nakikipaglaban dito gamit yung hand-to-hand combat. Kumbaga gumagamit din siya ng mga espada, mga staffs at marami pang iba pa. Enter the Dragon ni Bruce Lee. Pero Bruce Lee, hindi kita pwede mapakita kasi merong kamasuga at baka burahin ni TikTok. Isang martial arts expert yung gagawin lahat para mahuli mga taong sa laren dun sa pagpatay sa kapatid niya. Ang ending nito ay sobrang chaotic and syempre, classic. Isang lalaki magaling sa silat martial arts yung gagamitin yung kaalaman niya doon para protektahan yung mga taong biktima ng slave trade. Very underrated tong movie na to, and yung bida dito, yung bida rin sa may movie na The Raid.